Oh, okay na si Little Boy. Sleeping na siya ulit. Okay na? Oo. Okay na rin si Ma'am Divine. Natawag ko na si Miley. Siya na daw bahala. Sana nga buga ng apoy ni Madam yun. Totoo yan. Kasi itong babaeng to, napakamaldita talaga. Sa totoo lang. Diyos ko, kalata naman, Yaya. Pero imo, na-hospital na yung partner niya. Sarili niya pa rin na iniisip na kakaloka. Sana maging okay na talaga tong alaga ko. Paano naman kasi, oh? Inabuso yung sarili niya. O, tignan mo ngayon na nangyari. Diba? Baka nga tayo sumunod na eh. Mabuti na lang, malakas ang resistensya ko. Ano ba kasing nakain niya isang yan ng hoard ng trabaho? Kaya mo na broken-hearted kasi yan. May love life si Brian. Kamain na yan. Sikat lang natin yun, ha? Basta sabihin na. Shh! Marunong magmahal ang higante niya? Ganyan-ganyan yan. Pero alam mo, dun sa ex niyam yun, bigay todo magmahal yan. Grabe. Kawawa, oh. So, kung mahal na mahal nga ni Brian yung girlfriend niya, sila nag-iwalay. Dahil sa sitwasyon nila. Hindi pa sikat si Brian nun eh. Nung una sila magkita ng ex-girlfriend niya. Hanggang yun, first random meeting na yun. Kasundan pa lang isa, hanggang naging tatlo. Mabilis sila nagkasundo kasi magkapareho sila ng mga hilig. Aso lang, unti-unting sumikat si Brian. Tinangkilik ng tao yung love team nila ni Mami. Kaya napilitan si Brian na itago ang relasyon nila ng dating girlfriend niya. Very supportive naman sa kanya ex-girlfriend niya na yun. Eh kaso, naging abala na rin siya sa sarili niyang career. Dahil may kanya-kanyang priorities, iwalay sila. Nakakalungkot naman pala yung love life ni Brian. Nakapanganayan nga yung nangyari dun eh. Ganun talaga eh. Minsan kailangan mo talaga mamili. Sana makahanap na yun ng karapat-dapat para sa kanya. Para di naman ako. Totoo yan.